sa lahat. Mga huling paghahanda bago ang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos, kasado na. Ang Senado at Kamara handa ng talakayin ang mga prioridad na panukala ng administrasyon habang ang mga pulis, mahigpit na seguridad ang pinatutupad. Yan ay lalo pat nakahanda na rin ang mga grupong may kabi-kabilang kilos protesta. Ang iba pang update sa sona ng Pangulo, ihahatid namin maya-maya na. Ngayong July 22, kasama Bumpersa ng News 5, narito na ang mga umaaksyong balitang hatid ng frontline sa umaga. Ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos, uulanin dahil sa bagyong Karina at habagat. Baha, pero isyo na sa ilang lugar sa Mindanao. House Speaker Martin Romualdez, handa na raw sa ilalatag na priority bills ng Administrasyong Marcos Jr. Senate President Cheese Escudero naman, unang beses bubuksan ang pagbabalik sesyon bilang Senate President. Iba't ibang grupo maagang pumoste sa Commonwealth Avenue para salubungin ng kilos protesta ang ulat ng Pangulo. Mga pulis nakabantay na rin. Pilipinas at China, may pangunang kasunduan na kaugnay ng pagsasagawa ng mga resupply mission sa West Philippine Sea. Sa Frontline News Abroad, US President Joe Biden formal nang inabandona kanyang re-election bid at inendorsong nominee ng mga Democrat si Vice President Kamala Harris. Harris, kumasa naman sa hamong talunin si Donald Trump. At lakas ng Pinoy, naghari sa FIBA Under 18 at sa Jones Cup. Gilas Pilipinas Boys at Strong Group Athletics Pilipinas, parehong nagkampiyon. Pambansa nakatuon ang atensyon ng sambayanan ngayong araw. Lahat nakaantabay sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ulat ng Pangulo, ilalatag ang mga nagawa na at gagawin pa ng administrasyon sa susunod pang taon. At live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, good morning sa iyo. Sona, ready na ba dyan sa batasan? Yes, Ruth, all set na nga rito no, sa Batasang Pambansa at makikita ninyo nakalatag na nga rin yung red carpet dito sa North Lobby, gayon din doon sa South Lobby na lalakaran ng mahigit 2,000 mga dadalo para sa state or ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos mamayang alas 4 ng hapon. Pero bago pa nga yan, no, ilang minuto mula ngayon ay inaasahan ng bubuksan yung third regular session ng 19th Congress. At bago pa nga buksan yung session, itiniyak na agad ni House Speaker Martin Romualdez na nakahanda yung kamera sa mga ilalatag na priority measures ni Pangulong Marcos sa kanyang sona. Ayon kay Romualdez, makaasa ang Pangulo na may sasakatuparan ang ilalatag nitong roadmap sa kanyang sona. Dagdag pa niya bilang mga kinatawan ng sambayanan, tungkulin nilang magtulungan at isantabi ang mga pagkakaiba para sa pagpasa ng mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino. At ang sona raw ang siyang inspirasyong gagabay sa mga mambabatas. Samantala, nauna namang nangako si Romualdez na ipaprioridad ang pagpasa ng 2025 National Budget. Hinihintay na ng Kamara ang nasa 6.352 trillion peso national expenditure program mula sa ehekutibo na magiging basehan ng 2025 General Appropriations Bill. Mas mataas ito ng 10% kumpara sa 5.768 trillion peso budget ngayong taon. Inaasahang isusumite ng Budget and Management Department ang 2025 NEP sa Kamara sa July 29. Kasabay ng national budget, tututukan din daw ng Kamara ang pagpasa ng ilan pang priority bills alinsunod sa mga napagkasunduan sa Legislative Executive Development
Development Advisory Council o yung LEDAC. Kabilang dyan ang pag-amyenda sa EPIRA Law, Agrarian Reform Law at Foreign Investors Long-Term Lease Act. Nariyan din ang mga panukala para sa Archipelagic Sea Lanes Act, reforms to the Philippine capital markets at amendments sa Rice Tariffication Law. Mula nang mag-umpisang 19th Congress noong July 2022, may 77 batas na itong naipasa mula sa higit 12,000 panukala. Ruth, sa ngayon, no, kanina nga ay sunod-sunod na natin nakita yung pagdating ng mga mambabatas, mga kongresista dito sa Batasang Pambansa para nga dito sa 10 a.m. na pagbubukas ng third regular session ng 19th Congress. Yan muna ang latest. Balik sa inyo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Samantala, kabilang sa mga personal na manonood sa SONA sa Batasang Pambansa ang mga senador. Pero bago sila magtuturoon ay formal muna nilang bubuksan ng third regular session ng 19th Congress. Nasa frontline ang balitang yan, si Mean Los Baños. Mean, anong oras ang pagbubukas ng session dyan at anong inaasahan natin? Yes, good morning Ruth. Ano, pasado alas 10 ng umaga o ilang minuto na lamang mula ngayon ay magre-resume na ang sesyon ng Senado matapos ang halos 3 buwang break. Sa ngayon, halos o mahigit 20 senador na ang present dito sa Senado. Pinangungunahan yan ni Senate President Jesus Cordero at kanyang may bahay na si Hart Evangelista. Sa unang pagkakataon, magbubukas ang sesyon ng Senado na si Senador Cheese Escudero ang Senate President. Nang huli natin siyang makausap nitong Biyernes, sinabi ni Escudero na excited din siya. Bagamat ngayong weekend lang din niya ginawa ang kanyang speech na i-deliver niya ngayong umaga. Oras na buksan ang sesyon, may ilang resolusyon na aaprobahan muna ang Senado. Kasama na riyan ang para sa pagkukonvene o pagsasama ng mga kongresista at senador sa Kamara para makinig ng sabay-sabay sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pagkatapos niyan, at saka magtatalumpati si Escudero, inaasahang babanggitin niya ang ilang panukalang batas na gusto niyang maging priority ng Senado. Inaasahan ding ilalahad ni Escudero ang magiging direksyon ng Senado at kung gaano karami ang kanilang dapat na trabahuing batas, lalo't ilang buwan na lang ay filing na ng Certificate of Candidacy at marami sa kanila ay magiging abala para sa pangampanya para sa re-election. Sa bilang daw ni Escudero, may 70 session days lamang sila mula ngayong araw hanggang mag-adjourn sa June 2025. Kaya 70 days lang daw ang meron sila para magtalakay, magdebate at magpasa ng bills. Kaya mungkahin ni Senate President Escudero, magkaroon na rin ang sesyon tuwing Huwebes. Sa ngayon kasi, ang sesyon ng Senado ay mula Lunes hanggang Miyerkules. Kung magkakaroon ng Thursday session, ay magkakaroon sila ng total of 93 session days para mas marami silang matakal na panukalang batas. Isa sa mga pinakapagkakaabalahan ng mga senador sa mga gantong panahon ay ang national budget para sa susunod na taon. Inaasahan kasi na ilang linggo matapos ang sora ng Pangulo ay ipapasa na sa Senado ang National Expenditures Program mula sa Malacanang. Ruth, sa unang pagkakataon, ano, may maikling red carpet dito sa may second floor ng Senate building. Dati kasi sa Kamara lamang nakakarampa yung mga senador. Pero ngayong umaga, nakarampa sila dito sa red carpet sa Senado. Mukhang na-enjoy naman nila. Karamihan sa kanila or mukhang lahat, ano, made of local materials. Yung kanilang mga barot-saya, gown, at ganun din yung kanilang asawa na kasama dito sa Senado. Ruth. Maraming salamat, Mean Los Baños. Maaga nang naghanap ng alternatibong daanan ng ilan nating kapatid dahil sa mga isinarang kalsada para sa SONA. Live mula sa Commonwealth Avenue, nasa frontline ng balita niyan si Dave Abuel. Dave, pahirapan na ba para sa mga commuter dyan? Yes, kumplansado na ang mga magaganap sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos mamayang hapon. Planado na rin ng ilan nating kapatid ang magiging araw nila sa traffic at hirap ng pagsakay papasok ng trabaho at pag-uwi ngayong araw ng SONA. Marami sa mga kapatid natin ang maagang gumising gaya ni Rosita Lapore na janitress sa Quezon City University sa Batasan Road. Sigurado raw na mahihirapan siya sa pagsakay papasok ng trabaho ngayong umaga, lalo pat nang galing pa siyang Kamuning. Pero mas inaalala niya ang pauwi mamayang hapon dahil sa pagsasara ng Batasan Road ngayong umaga. Mapipilitan siyang maglakad mamaya palabas ng Commonwealth. Nauna na rin nag-abiso ang San Mateo Rizal Public Information Office sa mga motorista kaugnay ng road closure mula mamayang alauna ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Bantay sarado naman ng mga pulis ang mga nagrarally at ang kapakanan ng mga motorista at commuter.
Katunayan, mula pa kaninang madaling araw sila naka-formation dito sa Commonwealth Avenue. Puspusan na rin ang paghahanda sa stage na pagdadausan ng rally ng mga pro-Marcos sa malapit sa tanggapan ng Commission on Audit. May malaking stage at may LED wall pa. Sa inilabas na traffic rerouting plan ng MMDA, magpapatupad ng zipper lane o counterflow sa southbound ng Commonwealth Avenue ngayong araw para makadaan ang mga sasakyan ng mga opisyal ng gobyerno at mga bisitang pupunta ng Batasang Pambansa Complex. Sa mga papuntang Fairview, gamitin ang North Avenue, liko sa Mindanao Avenue, papuntang sa Uyu Road o Quirino Highway at labas sa Commonwealth Avenue. Sa mga light vehicles na galing C5, kumaliwa sa Magiting Street, kanan sa Maginhawa, kaliwa sa Mayaman at labas sa Kalayaan Avenue. Sa mga galing C5 naman na truck, pwedeng mag Luzon Avenue tapos Congressional Avenue. Jess, maluwag pa naman ang daloy ng trapiko ngayong umaga dito sa northbound ng Commonwealth Avenue sa tapat ng Sandigan Bayan. Ayon sa MMDA Metro Base, may build-up lang papasok ng Commonwealth galing Elliptical Road dahil sa volume. May bahagyang pagbigat din sa tapat ng Diliman Doctor's Hospital dahil sa pagtitipon ng mga rallyista doon. Jess. Nagulat mula sa Commonwealth. Maraming salamat, Dave Abuel. Mga kapatid, magiging maulan ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw dahil yan sa severe tropical storm Karina at sa hanging habagat. Huling namataan ang bagyong Karina sa layong 420 kilometers silangan ng Tuguegarao City sa Cagayan. May taglayang lakas ng hangin na aabot ng 100 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pahilaga-hilagang kanluran hanggang Miyerkules. Hindi naman nakikitang magla-landfall ang bagyong Karina sa anumang bahagi ng bansa. Katunayan, posible itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility ng Miyerkules ng gabi o Huwebes ng umaga. Sa ngayon, nakataas ang signal number 1 sa silangang bahagi ng Cagayan, kabilang ang Santa Ana, Lalo, Bagao at Gataran. Signal number 1 din sa Divilacan, Palanan at Makonakon sa Isabela. Wala mang direktang epekto sa ibang bahagi ng bansa pero hahatakin ng bagyong Karina ang habagat. Ito ang magdadala ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila. Habagat din ang magiging dahilan ng pag-ulan sa Visayas at sa Mindanao. Samantala, naperwisyo ng baha ang ilang lugar sa bansa kasunod ng malakas na pag-ulan. Sa Davao City, bumagal ang daloy ng trapiko dahil sa baha. Maingat sa pagdaan ang mga motorista para hindi tumirik ang kanilang sasakyan. May ilang residente ring tumayo na lang muna sa gilid ng kalsada habang hinihintay na humupa ang baha. Halos pumasok na rin sa ilang bahay ang rumaragasang tubig sa ilang pagbahagi ng lungsod. Sa Toriel Public Market naman, abot tuhod ang baha. Nagbisulang ilog ang palengke kasunod ng malakas na ulan. Nagsagawa naman ang preemptive evacuation sa ilang barangay gaya sa barangay Bangkas Heights. Walang pasok sa ilang lugar sa bansa dahil sa bagyong Karina at dahil na rin sa SONA. Kanselado ang klase sa lahat ng antas sa Malabon, Bataan at Cavite. Kasunod yan ng malakas na ulang dala ng bagyo. Suspendido naman ang klase sa Quezon City. Pero para naman ito sa taunang State of the Nation address. Samantala, sa ibang balita, nagkasundo na raw ang Pilipinas at ang China tungkol sa mga rotation and resupply o RORE mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Walang ibinigay na detalye ang Department of Foreign Affairs tungkol sa laman ng kasunduan pero layon daw nitong pahupain ang tensyon sa South China Sea. Idadaan daw sa dialogo at konsultasyon ang hindi pagkakaunawaan ng Pilipinas at China. Hindi raw maapektuhan ng kasunduan ang posisyon ng dalawang bansa sa South China Sea. Kinumpirma naman ng Chinese Foreign Ministry ang nasabing kasunduan para sa RORE missions. Sang-ayon daw silang dapat pahupain ang tensyon sa South China Sea. Susunod, seguridad sa loob ng Batasang Pambansa, bantay sarado na para sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos mamayang hapon. Mga rallyista na patungo Menjola sa Maynila, hinarang ng mga pulis. At U.S. President Joe Biden umatras na sa kanyang re-election bid sa pagkapangulo ng Amerika. Mga kapatid, yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga.
Mahigpit na ang seguridad sa Batasang Pambansa Complex ilang oras bago ang sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero isa pa sa mahigpit na papantayan ay ang mga dadalong magsusuot ng protest attire. At live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balita ngayon si Shayla Francisco. Shayla, may mga nakita ka na bang naka-protest attire dyan? Just sa ngayon, wala pa, no? Pero ang dress code para sa mga dadalo sa ikatlong State of the Nation address ni PBBM mamaya ay business attire o kaya Filipiniana at barong na tulad ng suot ko ngayon. Pero kahit may ban, may ilang mga mababatas na nagpaplanong magsuot ng protest attire o yung mga kasuotang may naka-imprentang mga political message. Si Kabataan Party List Representative Raul Manuel, protest barong daw ang susuote na may nakapintang mural na tumutuligsa sa patuloy na banggaan ng China at Amerika kung saan naiipit ang Pilipinas. Genuine agrarian reform, national industrialization at kapayapaan ang nais ding ipakita ng mural sa barong niya. Si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, nais ipakita sa suot ang panawagang dagdag sahod sa mga guro, maging ang maayos na sweldo para sa mga manggagawa para tugunan ng kahirapan. Si Gabriela Partiles Representative Arlene Brosas naman, Filipiniana na may artwork na sumisimbolo sa foreign military aggression ang tema. Nauna nang sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na pagbabawalan ang mga ganitong protest attire sa SONA. Ang mga susuway, posible raw i-detain o hindi papasukin sa batasan kung hindi magpapalit ng damit. Bukod sa protest attire, mahigpit din syempre ang seguridad sa mga papasok dito sa Batasan Complex. Alas 3 pa lang ng umaga kanina, nakapuesto na mga tauhan ng Presidential Security Group o Command at mga K-9 units. Hindi makakapasok ang walang car pass. Gumagamit din sila ng under vehicle surveillance system na isang teknolohiya para iscan at i-record ang plate number ng mga sasakyang pumapasok sa loob ng batasan. Merong ding tinatawag na Unicorn 5G robot na siyang kukuha ng mga suspicious items sa sasakyan imbes na tao ang gagawa. Habang ang papasok sa loob, bukod sa x-ray machines, sinascan din ang mga SONA ID para tiyaking hindi peke ang mga ito. Just sa mga oras na ito ay karamihan sa mga batas ay nasa loob na ng plenaryo para sa pagbubukas ng ikatlong regular session ng 19th Congress. Mamaya na naman sa sona ng Pangulo ay higit 2,000 ang inaasahang dadalo. Hindi dadalo si Vice President Sara Duterte na nauna nang nag-abiso. Pati na rin ang mga dating vice presidente na si Lenny Robredo at Jejo Marbinay ay nagsabi na rin hindi dadalo. Wala pa namang kumpirmasyon kung sino sa mga dating Pangulo ang pupunta sa sona 2020. For maliban na lang kay Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Jess? Nagulat mula sa batasan. Maraming salamat, Shayla Francisco. Daan-daang miyembro ng iba't ibang labor groups ang nagtipon-tipon sa Quezon Memorial Circle para magkilos protesta ngayong araw ng SONA. Kabilang sa mga pangunahing daing nila ang patuloy na krisis sa klima at pagtaas ng presyo ng kuryente sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pinunak rin nila ang pagdami ng mga walang trabaho sa bansa. Kanina, ilang militanteng grupo rin ang nagmarcha sa Commonwealth Avenue at nagsunog ng effigy nina PBBM at Vice President Sara Duterte. Giit nila, zero ang score ng administrasyon sa nakalipas na 2 taon. Tuluyan ang umatras sa kanyang re-election bid si U.S. President Joe Biden. Sa isang online post, sinabi ni Biden na nagdesisyon siyang wag nang tanggapin ang nomination ng kanyang partido na Democrats sa pagkapangulo. Ito ay para tutukan ang nalalabi sa termino niya sa White House. Wala pang announcement ng Democratic Party kung sino sa partido nila ang magiging bagong presidential nominee. Pero formal na rin inendorso ni Biden ang kanyang katandem na si Vice President Kamala Harris. Agad namang tinanggap ni Harris ang endorsement ni Biden, nangako siyang pag-iisahin ang Democratic Party para talunin si former U.S. President Donald Trump. Matatanda ang maugong na ang panawagang umatras si Biden sa kanyang re-election bid dahil ito sa estado ng kanyang kalusugan at sa tagilid niyang performance sa unang debate nila ni Trump. Susunod, Gilas Pilipinas Boys at Strong Group Athletics, parehong tinanghal na kampiyon. Tuloy-tuloy lang ang paghati namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa Umaga.
Ed, sa Maynila, bumalik sa Recto Avenue ang mga nagkikilos protesta matapos harangin ng mga pulis sa Mendiola kanina. At live mula sa Recto Avenue, nasa front line ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, maganda umaga. Anong panawagan ng mga grupo dyan sa Recto? Andre, kapatid, good morning. Sumentro sa iba't ibang issue ng bansa ang kilos protesta kontra SONA ng mga rallyista rito sa Maynila. Kagaya na lang dyan sa suliranin natin sa pabahay, sahod ng mga manggagawa, inflation, at maging sa sigalot sa West Philippine Sea. Sa mga oras na ito, Andre, ito papakita ko lang yung nagpapatuloy na kilos protesta ng iba't ibang grupo na nakabalik na nga rito sa Recto Avenue. Hinarang sila kanina ng mga tauhan ng Manila Police District matapos tangkaing ikasa ang kanilang protesta sa makasaysayang Mendiola. Sinubukan ng grupong kilusan na makipag-usap sa mga pulis pero pinili na lang nilang bumalik ng Recto kung saan tayo ngayon. Maagang sinara ang Mendiola bilang paghahanda sa mga protesta ngayong SONA. Halos 400 tauhan ng MPD ang nakadeploy roon. May mga suot din silang bulletproof vest, helmet at may dalang shield. Bukod pa yan sa mga barikada at barbed wires na pinwesto sa bukana ng Mendiola. Sa kabila niyan, naging mapayapa naman ang pagharap ng mga rallyista at mga pulis. Andre, sa mga puntong ito, makakausap natin ang National President ng pagkakaisa ng mga samahan ng mangingisda o pangisda Pilipinas na si Ginoong Pablo Rosales. Sir, samahan niyo ako saglit lang na interview. Ano yung pinaka main concern natin o mensahe na gustong iparating kay Pangulong Bongbong Marcos o sa administrasyon nito po? Kaming mga mangisda, ang una naming mga suliranin na nais naming malutas ay ang malawakang reklamasyon, partikular sa Manila Bay, ay dapat mahinto na dahil napagkakaitan kami ng karapatan dito ng mangisda. Pangalawa, yung usapin sa West Philippine Sea, dapat ma-resolve ito dahil sa nagpapahirap ito sa mga mangisda, nagre-resulta na matinding takot sa amin. Sana ang hakbang na gawin ng ating pamahalaan dito ay mapagkaisa, mapagtulungin at matutunguhin natin ang dating kalagayan ng ating West Philippine Sea bilang communal fishing ground na malaya ang lahat para mangisda, para kumuha ng kanilang kabuhayan nang walang nagaganap na kaguluhan, walang nagaganap na alitan. Ikatlong SONA na ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung magbibigyan mo siya ng grado, 1 lowest, 10 highest, saglit lang po, anong grado bibigyan mo kay PBBM? Sa amin po, maaari namin bigyan siya ng grado na number na 4. 4 ang aming ikagrado sa kanya. Alright. Sige, wala na po tayong oras. Maraming salamat po, National President ng Pangisda Pilipinas, Pablo Rosales. Andre, kapatid, balik muna dyan sa studio. Live mula sa Recto sa Maynila, maraming salamat, Gio Robles. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman, mga kapatid. Tumutok lamang sa TV5 para sa aming SONA special coverage. Tuloy-tuloy ang aming pagbabantay sa mga kaganapan bago ang SONA sa Frontline Express mamayang 2:25 p.m. At sama-sama rin po tayong makinig sa ikatlong State of the Nation Address. Abangan ang SONA 2024, ulat ng Pangulo mamayang 3:30 ng hapon sa TV5. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.